Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na samanang panahon na si Typhoon Falcon. Patuloy pa rin binabaybay ni Bagyong Falcon ang karagatan malayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan at kaninang alas 4 ng umaga, huli itong namataan sa layo 925 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 175 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 215 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at saksalukuyan ay wala itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit patuloy pa rin itong ine-enhance ang southwest monsoon o habagat na ngayong araw ay siya pa rin magdudulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. So, pag-iingat pa rin po at pagiging alerto sa ating mga kababayan sa mataas pa rin na banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga sa ating latest forecast track analysis ngayong umaga, si Bagyong Falcon ay kikilos na pakanluran, hilagang kanluran at magsisimula na rin bumagal ang pagkilos nito at posible itong lumabas ng ating area of responsibility mamayang hapon o gabi. At nakikita nga natin na posible nitong ma-maintain or ma-maintain nito yung lakas nito, ngunit hindi pa rin natin nirorule out yung possibility na ito ay mag-intensify pa at maging isang super typhoon. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis, may kita natin na malaki pa rin yung radius or sakop ni Bagyong Falcon. Ito ang area under this yellow circle, may kita natin na ito pa rin or malaki pa rin yung sakop na nakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Falcon. At dahil nga magsisimula na itong kumilos ng mas pakanluran, hilagang kanluran, ay hindi natin nirurule out yung possibility na kahit nasa labas na ito ng ating area of responsibility dahil nga sa malaking radius nito or sakop nito ni Bagyong Falcon, hindi po natin nirurule out yung possibility na kapag mas lumapit ito dito sa may timog ng Okinawa Islands ay maaring mahagip ng mga malalakas na hangin itong area ng Batanes. So, hindi po natin nirurule out yung possibility na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 dito po sa bahagi ng Batanes sa mga susunod na araw. So, continuous monitoring po tayo at patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA. At para naman po sa mga pag-ulan, directly wala pong dalang pag-ulan si Bagyong Falcon sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung enhanced southwest monsoon ang siyang magdudulot pa rin ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa western portion ng Luzon. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa mataas pa rin na banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At muli po, dahil nga nananatiling malawak yung radius or yung sakop ni Bagyong Falcon, at habang nga ito ay mas kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran, ay hindi po natin inaalis yung posibilidad na sa mga susunod na araw ay magtaas po tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 sa bahagi ng Batanes. Samantala, ang enhanced southwest monsoon naman po ay patuloy na magdudulot ng bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw. Dito yan sa bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, maging sa central at southern portions ng Aurora, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, most of Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, maging sa bahagi ng Western Visayas. Samantala, bukas, makakaranas pa rin ng bugso ng mga malalakas na hangin ang Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Nueva Vizcaya, Aurora, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga. Dito sa Metro Manila, maging sa bahagi din ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region. So, western portion ng Northern Samar, maging yung malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region at ng Western Visayas. Samantala, by Thursday, malaking bahagi pa rin ng Luzon at ang Northern Samar at Western Visayas ay patuloy pa rin po makakaranas ng bugso ng mga malalakas na hangin na dulot ng enhanced southwest monsoon o habagat. So, ina-expect po natin in the next 3 days ay patuloy pa rin makaapekto itong enhanced southwest monsoon o habagat, lalong-lalo na po sa western section ng Luzon. At para naman sa lagay ng ating dagat baybayin, dahil pa rin sa enhanced habagat ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang northern, western at southern seaboards ng Luzon. So pag-iingat pa rin po, lalong-lalo na sa mga kababayan nating mga mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit
na sasakyang pandagat. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulan na panahon pa rin po ang mararanasan dito sa bahagi ng Zambales at Bataan, dulot po yan ng habagat. Samantala, meron din tayong mararanasan ng mga pag-ulan dito pa din sa Metro Manila, maging sa Pangasinan, Pampanga, Bulacan, maging sa area din ng Occidental Mindoro, dulot pa rin po yan ng habagat. So, pag-iingat pa rin po sa mataas na banta ng mga pagbaha at paghuhunan lupa. Samantala, mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi pa ng Ilocos Region, Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Central Luzon, Cordillera Administrative Region, maging sa bahagi din ng Calabar Zone, at nalalabing bahagi pa ng Mimaropa. Samantala, mga isolated ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog naman ang mararanasan ngayong araw dito sa bahagi ng Bicol Region. Agwat po ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 30 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, meron pa rin tayong mga pag-ulan na mga mararanasan sa bahagi ng Antique. Samantala, sa nalalabing bahagi naman po ng Visayas maging sa buong bahagi ng Mindanao, ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. Meron lamang tayong mararanasan pa rin ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Cebu ay mula 27 to 33 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days or dito sa bahagi ng Metro Manila, bukas and by Thursday, patuloy pa rin po tayong makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan naman, pagkilat at pagkulog, dulot po yan ng habagat. So, huwag pa rin po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Samantala, by Friday naman, ayon sa ating latest analysis, ay mababawasan na yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Ngunit meron pa rin pong posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi, dulot naman ng habagat at ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Baguio City at sa malaking bahagi din ng Northern Luzon, in the next 3 days, patuloy pa rin po tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Baguio City ay mula 15 to 22 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Legazpi City, Metro Cebu at Metro Davao in the next 3 days ay patuloy nga magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. Meron lamang tayong posibilidad ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Legazpi City ay mula 26 to 33 degrees Celsius. Sa Metro Cebu ay 26 to 33 at sa Davao or sa Metro Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. At para naman po sa karagdagang impormasyon, ngayong buwan ng Agosto ay meron tayong 2 hanggang 3 na bagyo na maaaring pumasok or mabuo sa loob ng ating area of responsibility. At ayon sa ating monthly climatology track ng mga bagyo, itong mga bagyo po na ito ay posibleng dumaan dito sa area ng Northern Luzon or sa extreme Northern Luzon at posible din po naman na maging malayo ito sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngunit paalala lamang po kapag ang bagyo natin ay dumaan dito malayo sa ating kalupaan or sa northeast ng extreme Northern Luzon, ay posible pa rin naman po nitong ma-enhance ang southwest monsoon o habagat na siya naman magdudulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa western section ng Luzon.